Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Ilagay mo ito sa bigas ngayong September 11, first quarter moon. Siguradong sunod-sunod na swerte at pera ang darating sa iyo. Sa ritwalo pampaswerte na aking ibabahagi ay gagamit lamang tayo ng bigas at tubig. Gagamitin natin ang dalawang sangkap na ito sa kadahilan ng ambigas ay pangunahing pagkain sa maraming kultura, lalo na sa Asia, kaya't ito ay simbolo ng kayamanan at kasaganaan. Sa ritual ng pampaswerte, ginagamit ang bigas upang akitin ang yaman, magandang kapalaran at walang hanggang biyaya sa tahanan. Ang pagkakaroon ng maraming bigas ay nagsisimbolo ng siguridad sa pagkain na mayroong malalim na kahulugan ng kaligtasan at katatagan. Ang ritual sa bigas ay ginagamit upang makamit ang matatag na kabuhayan at mapayapang pamumuhay. Samantalang ang tubig naman ay nagsisimbolo ng buhay dahil ito ay pangunahing elemento na kailangan ng lahat ng nilalang. Ang paggamit ng tubig sa ritual ay tumutulong sa pagbibigay ng enerhiya at daloy ng positibong kapalaran sa iyong buhay. Ang tuloy-tuloy na daloy ng tubig ay nagpapahiwatig ng walang patid na kasaganaan. At kapag isinama ang tubig sa ritual, ito ay nagpapahiwatig ng pagtanggap sa tuloy-tuloy na pagdating ng swerte at magandang kapalaran sa iyong buhay at sa iyong tahanan. Kung ikaw ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga ritual at ng mga pampaswerte at nagnanais ka na umangat ang iyong buhay, tuluyang yumaman at matupad ang iyong mga pangarap, ay narito ang maaari mong gawin at gawin mo ito sa loob ng iyong tahanan. I-manifest at i-claim mo na agad sa iyong sarili na ito ay magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon at ang iyong pamumuhay ay mababago na ng tuluyan. Maaari niyo itong gawin sa gabi ng first quarter moon ngayong September 11, sa gabi na tapos na ang inyong mga gawaing bahay. Kailangan na bago niyo ito simulan ay tahimik ang inyong paligid, walang galit at inggit sa inyong puso at positibo ang inyong pakiramdam na ang gagawin ninyong ritual ay magkakaroon ng katuparan. Ang first quarter moon ay nangyayari sa kalagitnaan ng cycle ng buwan kung saan ang buwan ay nakikita na sa kalangitan ngunit hindi pa ito ganap na bilog. Sa ritual, ang first quarter moon ay simbolismo ng pagtuklas ng potensyal, pagharap sa hamon at pagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa iyong mga layunin. Ito ay isang panahon ng pagpapasya at pagdedesisyon kung saan maaari mong suriin ang mga hamon at oportunidad na dumarating sa iyong buhay at magpasya kung paano mo haharapin ang mga ito. Ito ay isang oras ng pagtuklas ng iyong sariling kakayahan at potensyal. Maaari mong isipin kung paano mo magagamit ang iyong mga kakayahan upang makamit ang iyong mga layunin at pangarap. Ang first quarter moon ay maaaring magdulot ng ilang hamon o pagsubok sa iyong buhay. Ito ay isang panahon ng pagharap sa mga hamon ng mayroong determinasyon at tapang. Sa kabila ng mga hamon, ang first quarter moon ay nagpapakita ng patuloy na pag-asa at determinasyon. Ito ay isang panahon ng pagpapatuloy sa paglalakbay patungo sa iyong mga layunin at pangarap. Sa pangkahalatan, ang panahon na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon para sa pagmumuni-muni, pagbabalangkas ng mga plano at pagtutok sa iyong mga layunin sa gitna ng cycle ng buwan. Ito ay isang mahalagang bahagi ng ritual na nagbibigay daan sa pagpapatuloy ng iyong personal na pag-unlad at paglalakbay sa iyong buhay.
Sa gabi ng September 11, first quarter moon, ay kumuha kayo ng isang baso ng malinis na tubig at lagyan nito ng 8 butil ng buong bigas, at habang inilalagay ang mga bigas ay humiling at manalangin ng kasaganaan at tagumpay. Maari mo ding pakinggan ang panalangin na ito ng buong paniniwala at pananalig. O dakilang lumikha, sa panahon ng first quarter moon, humihingi kami ng iyong patnubay at biyaya habang ginagawa namin ang aming ritual ng pampaswerte gamit ang bigas at ang tubig. Ipinapakita namin ang aming pasasalamat para sa mga biyayang aming tinatanggap mula sa iyo, at humihiling kami ng dagdag na proteksyon at kasaganaan sa aming mga buhay, sa pag-ulan ng tubig sa aming mga kamay, at sa pagtatambak ng bigas, naway punuin mo ang aming mga tahanan ng kapayapaan, kaligayahan at kasaganaan. Patnubayan mo kami sa paglalakbay sa aming mga pangarap, at bigyan kami ng lakas ng loob at determinasyon upang harapin ang mga hamon na darating. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, naway maging gabay mo kami tungo sa tagumpay at kaligayahan. Salamat sa iyong walang sawang pagmamahal at biyayang patuloy na dumadaloy sa amin. Amen. Pagkatapos mong humiling at manalangin, ay ilagay ang baso na ito na mayroong mga butil ng bigas sa labas ng inyong tahanan, kung saan ito ay masisinagan ng buwan. At kung umuulan naman, ay maaari itong ilagay sa inyong bintana, dahil ang enerhiya ng buwan ay andyan lamang kahit na ito ay natatakpan ng mga ulap. Pabayaan ito sa lugar na inyong paglalagyan sa loob ng isang oras. At makalipas ang isang oras ay kunin ito at gamiting panghugas ng inyong mga kamay at saluhin ang tubig na ito sa palanggana habang sinasabi ang mga katagang ito ng mayroong buong paniniwala at pananalig. Ang pera ay parang bigas na simula ngayon ay lalapit sa akin ng higit pa sa inaasahan kong dami, at ito ang mangyayari. Banggitin o sabihin ang mga katagang ito ng 3 beses. Pagkatapos ay pabayaang matuyo ang inyong mga kamay ng hangin at huwag pupunasan ng kahit na anong klase ng pamunas. Ang pinagamitang tubig na sinalo ng inyong palanggana ay ipangdilig ninyo sa inyong halaman. Muli pong paalaala na ang lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipag, tiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, malit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari, kaya't makabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang proteksyon, tagumpay, kasaganaan, kayamanan ay tuluyan na nating makamit sa ating buhay. Isang magandang araw pong muli, at hello and shout out po kay Alicia Narita of Japan, Mila Mirasol, Hat Angelina Jolie, Estrella Quihoque, Albert Orara, Rose Gilman, Clary Benblaza, Roda Idulian, Priscilla Rosario, Madonna, Veronica Dedel, Daniel Gio, Annalisa Clavio of Riyadh, Saudi Arabia,
Hello and shout out din po kay Ante 2829, Josefina Pascua, Ami Lumen, Amor Magpantay, Euphemia Santor, Rosan Ugsod, Glory Datorio, Sally Malabanan, Lydia Camarao, Daisy Ledsi, Marilyn Tamosa, Tony Villa, Pelifa Munoz, Lelin Sanchez, Wilfredo Magdasok, Maxandro Gio Merdehia, Jesucristo 888, Cynthia RD1XG, Ramona Lisa Fernandez, Yolanda Braso of Al-Ayuham, Safwa KSA, Lori Jane Catalan, Jeffrey Del Rosario, Philip Ambal, Aya Aya, May Sanders, Teresa Libosta, Pilomena De La Torre, Lalaine Estomo of Riyadh, Saudi Arabia, Nelly Leiva, Nelsie Niangar of Iloilo City, Yan Na M1023, Ses Nonye, Siobi Wiggins, Rue Anwen, Amles Naseyer, Lisa Osila, Jane 722, Romeo Elvan Buena, Jasmine Sawaan, Anne May Kapurihan, Gina K. Viola, Socorro Makalinaw, JC Carpo 2381, P. Magtanggol Kumbien, Ruth Gila 5876, Zeynep Amari Panagsagan, Evangeline Caserial, Annalisa 5004, Maylin Fernandez, Elizabeth Dongel, Raji Chayamashita, Felicidad Ilanan, Aurelia Maikes, Helen Canete, Keshi Animates, Maria Pilar Cortez, Joy Panuelos, Falin Capule, Aniseta Ladaga, Rose Mediano, Matsuaki Lilia, Nemia Bukaw, Marialina Marte, Shirley Balbuena, Elvira Vergara, Jonah Jaka, Rose Lauzon, Luzwiminda Amamang Pang, Joy Sugisaki, Gemma Imae, Asil's Blog in Israel, Kirby Sambahon, Salvador Saplan, Cecilia Ferrer, Joy Panuelos, at Mamerto Reyes. Muli po ay maraming salamat sa patuloy na suporta sa Gio and Gwen Luck and Money Channel at sa iba pa naming channel, pati na rin sa aming Facebook page. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayong palagi. Be positive, stay healthy, and be happy.